Sa tingin ko, hindi mo nakakayanin kapag ka nangyari pa yun. Po, iniisip ko pa po ay yung asawa ko, nagbanta po ng pag naka, ano daw po, makalabas ay mampapatay po. Mismo talaga po, nagpakulong talaga sa asawa ko. Ay tinulungan po ako nung bianahin ko po. Tapos, gusto ko po mapagbahay niyo po kami. Bahay, ayan. Ayan, tsaka ano pa yung bukod sa bahay? Pinakain namin. Pag wala po ng ngalat dito, wala po kami pagkain. Yes. Nauna po sa Panginoon sa inyo po magkakaibigan. Tinulungan niyo po kami. Ayan po eh. Habang nasa paaralan at tag-aaral ang ibang bata, sina Elliot ay rin naman magsisimula ang araw sa pangunguha ng tuyong dahon ng niyog. Hindi ito laro. Dahil ang ginagawa nila ang siyang magiging pagkain nilang mag-ina. At base sa liksi ng kilos ng mga batang ito, masasabi mong matagal na nila itong ginagawa. Pero bakit sa halip na mag-aral, ito ang kanilang ginagawa at nasaan ang kanilang ama? So ito po si Ate Aisa, talagang kinuntak niya tayo, nanghingi siya ng number doon sa isa na kaibigan namin para makunta kami at para mapuntahan siya at matulungan din. Sana matulungan natin sila mga kapatid, si Ate Aisa. Ano ito, Eli? Matagal mo na itong ginagawa? Matagal na? Bakit ka nag-gagawa ng walis? Para po, ano po, para maibinta. Maibinta? Pag walang naibintang walis, anong nangyayari? Nagugutom po kami. Nagugutom kayo? Walang pagkain? Opo. Di araw-araw ka naghahanap ng ganito? Opo. Sa? Mama po. Sa Nugan. Nugan? Tumutulong kayo? Para may makain kayo? Paano pag wala kayong makain, halimbawa hindi kayo nakahanap ng walis, anong kinakain nyo? Ano po, kanggos. Kanggos? Nangit po kami kay Lulo. Nangit kayo? Ngayon, nagkain na kayo? Hindi pa po. Hindi pa? Okay. Kaya sabihin, itong ginagawa mong walis, ito pa lang yung magiging pagkain? Talaga. Mahirap talaga, ano, Willie, ano? Kailangan makarami ka nito? Hindi po. Para makabili kang pagkain? Hindi po. Ano, pwede ka mo napapagod magawa ng walis? Hindi na. Hindi naman? Matagal ka na palang gumagawa ng walis? Hindi po. Bakit nga nagawa ng walis? Pambili po ng pagkain. Pambili ng pagkain. Pag hindi nagawa ng walis, anong... Pagkakainin. Walang kakainin. Hindi araw-araw kayo naghahanap ng walis, gagawin walis. Opo. Yung mga ganito lang, mga tuyo. Minsan po, kapag nakakuha kami ng sariwa, yun po. Pwede din yun. Opo. Alin ba ang mas nagugustuhan ng bumibili? Parehas po. Pareho. Araw-araw pala naghahanap. Di ka na pala nag-aaral ngayon, Bibi? Hindi po mga pag-aaral, dahil po tinapos. Tinapos? Pero gusto mo mag-aaral? Opo. At totoo po, ano? At pag hindi kayo gumawa ng walis, hindi po kayo kumakain. Hindi po. Talagang yun pala tama po yung sinabi nila, ano? Opo. Kapag naghanap kayo ng walis, saka alam makakain. Opo, minsan po. Bakit po din nakapag-aral sila ngayon, ate? Kasi po kulang, ano po, wala po sa budget, kulang po. Sa ngayon, dahil walang budget, tumutulong na lang sila sa iyo sa pag-aaral. Ay, sa paghahanap buhay. Opo. Pero matanong ko lang, ate, bakit nandito po kayo sa gitna ng gubat? Ano pong nangyari sa iyo? Wala po ako ibang matuluyan, kung hindi po dito lang din. Ibig sabihin po, dyan po sa lugar na safety,
wala po kayong tuluyan? Wala po. Wala po akong dyan ano, kamag-anak. Nandito po kayo sa gantong lugar. Hindi naman po kayo natatakot dito. Parang napakadelikado po sa lugar na to. Minsan nga po sa gabi, natakot po ako. Naaalala ko baga po yung ano. Yung mga tarantado, mga ano. Oo. Wala pa namang nangyayari sa yung gano'n. Wala pa naman po. Nakatakot po kasi yung ito. Lalo yung mga anak nyo. Ano po? Okay lang po. Pwede ko matanong. Bakit? Nasaan po yung asawa nyo? Eh, wala na po. Nakakulong na po. Kaya wala na po sa amin naghahanap buhay. Nakakulong. Ayun. Kaya nagsisarili po ako sika para makumain kami mag-ina. Minsan pa nga po, hirap pa. Walang makunan, walang matakbuhan. Ilang patagal na po gato yung kalagayan niya? Tagal na po simula nung naghiwalay ako. Sa asawa mo? Namakulong yung asawa niya? Opo. So, gusto niyo, kumbaga, gusto niyo pa rin sana mapag-aral itong mga anak niyo? Gusto po, para po sila ay magpag-aral. Opo. May matutunan man lang. Opo. Pero mukhang sa gantong trabaho, di mapapag-aral lang na po. Kasi kasyala lang po, kulang pa po sa pambibigyan. Oo, pambibigyan. Isa nga po, ano, isa nga po, ikulang pa na gugutom din po kami. Gugutom. Ginagawa ko na lang po, inganap po ako na nga, nanghihina kanggus, San Fernando. Opo. Pag wala po ako noon, salamat na po ako sa bihanan ko kahit paan nabibigyan kami. Grabe, ano po, kakalungkot yung sinapit niyo, ano po. Nakulong pa yung asawa niyo. Makakalaya pa ba yun natin? Hindi ko lang po alam. Hindi, hinihintay mo pa ba siya? Eh, hindi na po. Ayoko na. Alam mo na. Kakalungkot ang... Ang anak niyo raw ay apat. Pero yung panganay niyo nasa lola niya para mag-aral. Opo. Ayun. Balik po ako nito. Wala po ibang bahay na masitirahan dyan sa labas, sa bayan. Ay, wala po. Wala po kapag-anak dyan. Tapos yung trabaho niya pa ipag-awalis, dito lang din sa bundok talaga. Opo, minsan nga po sa umaga, nakapunta talaga ako sa nyugan para mag-ipon yan. Mag-iponan. Wala pa po akong kain. Kaya wala pa. So iniiwanan niyo yung mga anak niyo? Tulog pa po. Tapos minsan may natitirang kaunting kanin, nagsasalasaluhan ng mga bata. Opo. Pag ano naman, so pagising na ito, ikaw na mag-aalaga, sila naman na maghahanap. Opo. Maghahanap ng walisin. Opo. May dala po kami sa inyo, ano ate, para makatulong sa inyo. Ay, salamat po. Makakatulong po sa amin sa makaan sa gutom. Banggit kasi ni Eli, di pa daw kayo nakain. Ito nga po talaga. Di pa nabibili yung ginawa nyo kahapong ano? Ito nga po talaga. Yung ginawa nyo kahapong walis. Ayan, ano po. Pasasalamat po ako sa inyo. Dahil po, dito po ay nabihayaan nyo po ako ng ligas. Nauna po sa Panginoon sa inyo po magkakaibigan. Tinulungan niyo po kami. Ngayon po eh. Hindi na po kami magugutom. Kaya maraming salamat po sa inyo magkakaibigan kahit papaano may... Wala po nga naman ate. Ano po? Kaya nyo ate at kung ano pa po matutulong namin sa inyo, ano, sagawin po natin. Kamusta po dito sa bahay nyo ate? Ngayon po, kulang lang po ay maburutas, mabagsak ang ano. Harang kitang-kita kayo sa loob, ano po? Opo. Parang, sabi ko nga ni eh, nung malaman ko po may number po kayo doon kay Ate Wilma, naging talaga po naglakas ang loob kong humingi ng tulong. Nakiusap po kay Ate Wilma na paggawa na ko ng bahay, sariling bahay. Tapos ay mapag-aral ko yung mga anak ko. Kaya po maraming salamat po sa inyo, kundi dahil po sa inyo kung paano na po kami. Hindi ko na po alam kung saan ako kukuha. May mga ano ate, ano po, may mga kaibigan po kami na nasa ibang bansa na yun po yung tumutulong sa mga tinutulungan namin. So sa kanila po kami nagpapasalamat, sa kanila po tayo magpapasalamat. Siyempre tama rin po yung sinabi niyo, ano,
Papasalamat tayo sa Diyos kasi kahit ganito yung buhay, hindi niya tayo pinababayaan. Ano po? Opo. Opo. Lagi po ako nagdadasal. Tinupad naman po ng Panginoon. Matagal na pala kayong nalangin na may tumulong sa inyo. Opo. Wala na sa amin naghanap po. Yung asama ko naman, wala na. Ito mga bata. Kawawa naman sila. Ano? Kawawa naman kayo. Baga dahil nandito kayo sa bundok. Opo. Tumalaki na pati itong mga anak niyo. Tapos, hindi pa na, ang nalungkot, di sila nag-aaral, ano? So, yun yung titignan natin kung ano magagawa namin. Ano po, ate, ano? Opo. Maghihintay po tayo kung ano yung magagawa namin, pinakang matutulong. Ano? Salamat po. Matagal mo na kami hinihintay dito, Ibe? Matagal na. Ayan. Sino nagkwento sa iyo sa amin? Ito. Si Mama po, nalaman po kay Tita Bilma. Na may kagaya namin natulong, matulong sa inyo. Pagdating pala namin, ano nararamdaman mo pagdating namin? Naiyak po. Naiyak ka? Natutuwa, masaya ka na makita kami. Bakit ano yung gusto mong gawin namin? Gusto ko po mapagbahay niyo po kami. Bahay, ayan. Ayan, saka ano pa yung bukod sa bahay. Bakit ang hirap ba nung ano dito, yung kalagayan niyo? Mahirap. Saan mo gustong tumira? Kahit saan po. Kahit saan, basta hindi dito. Naiinggit ka ba sa ibang bata na may magandang bahay? May pagkain, may ano. Mayroon ka ba na laruan dito? Wala. So, gusto mo pang bumalik kami dito sa inyo para tulungan kayo? Mabalik kami ha. Para tulungan namin kayo ha. Nung makita mo pala kami, naiyak ka kasi nandito na kami tutulong sa inyo. Ayan. Masaya ka ba nung makita kami? Ayan, ano? Sige, bebe, ano? Pabalik kami para tulungan kayo, ano? Saan tayo gagawa ng bahay? Ayan, gagawa tayo ng bahay niyo, ha? Ayan. Masaya ka ba na makita kami? Masaya ka? Gagawa tayo ng bahay niyo? Ayan. So, magpakabait kayo, ha? Mag-ingat kayo. Saka ito si ate mo. Huwag mong iiwang mag-isa sa bundok, ha? Lagi kayo magsama-sama, ano? Para maging ligtas kayo dito. Katapos, baka gumawa tayo ng bahay nyo para ligtas kayo. Mayroon kayong laruan, mayroon kayong mga kalaro. Para hindi dito sa bundok. No? Gusto nyo rin na umalis dito. Ayaw nyo rito. Mahirap ang buhay dito. Ano? Kasi walang ilaw. Ano? Matatakot kayo dito? Matatakot? Ha? Minsan lang po. Minsan pero lang. Pag minsan po hindi, nilalaksan po namin ang loob namin. Nilalaksan yung loob nyo. Po. So, laksan nyo lang yung loob nyo ha. Huwag kayong mag-alala at babalik kami. Kasi pag hindi daw po nilaksan ang loob, mamamatay. Mamamatay. Malulungkot ba kayo pag umalis na kami? Ha? Gusto niyo bumalik agad kami? Dito sila ang mga kawal nakatira. Sa gitna ng gubat. Ano po? Mas malayo pa po ito kina Romeo. Kina Romeo. Kasi nasa gitna po sila ng gubat. Ang nakakalungkot po, maigi sila Romeo ang kanilang kasama, yung kanilang tatay. Sila Eileen naman at si Erin, yung nanay nila ang kasama. Nakatira pa sila sa gantong bahay na walang kasiguridad. Napakadali kung gagawan sila ng masama. Kaya para sa akin nanganganib yung kalagayan talaga nila rito. Ano po? Isang ganun lang po ito, wala na po ito. Magigibaan na yung bahay nila. Magalaw-galaw na. Pero salamat pa rin sa nagpatira. So nakikitira lang po sila ate dito. Sa gitna ng gubat, dito rin sila naghahanap buhay, naghahanap ng walisin. Kumbaga, tinatagumpay nila yung araw-araw, makasurvive lang sila. Yung anak ko po, naandun po sa lulot lula niya po, dun po siya nakatira. Kasi po, mahirap pa baga po dito, iba kay anong mangyari sa kanya dito at siya ay dalaga na po, ay nakakatakot po. Saka dahil nag-aaral siya. Opo, nag-aaral. Opo. Kumbaga, tama po yung pasya nyo kasi sa tingin ko talaga pag narito siya, nanganganib, napakapanganib kasi dahil siya ay 14 years old na siya. Opo, dalaga na po siya. Dalaga na siya. Ano po? Kumbaga, gusto mong huwag na madagdagan yung mga masasamang karanasan na... Opo, kung sana gusto ko siyang makaiwas. Makaiwas na. Masasamang tao. Opo, yan. Opo. Yan. Kasi dahil siya ay lumalaki na, opo. Inisip mo yung kapakanan niya na
Makakatulong sana siya sa iyo dito, pero parang nanganganib naman yung kalagayan. Opo, po. Gaya po yung nabalitaan ko na dyan na 14 anyos daw ay ni-rape, tapos patay. Oo. Kasi edad po nung anak ko. Ayun. Kaya natatakot ka. Kasi kayo na lang tumira dito. Opo, kami lang po. Pero naiisip mo rin ba na kayo rin nanganganib? Minsan po nag-iisip ako, sabi ko nga sulusulo po, sulusulo kami dito, lang kapit ba. Wala kayo, wala pati kayong kaso-aso, wala kahit wala alang aso. May aso man po kami kaso, maliit pa. Maliit pa. Iba na batok. So napaka-pangalid talaga, napaka-delikado ng kalagayan niyo, ano po? Halubaga po kabilit. Ano pong ilaw niyo sa gabi? Ano po lang po, yung battery na bibili baga po na, yung maliit. Ah, maliit yung siya charge? Hindi po yung, Battery, nilalagay ng battery? Sa radyo po. Sa radyo. So yun lang ilaw niya sa gabi. Tapos nilalagyan siya ng bumbilya, ng lighter. Ah, ganun. Yun ang ilaw namin. So yun ang ilaw niyo rito. Sa gabi po, lagi na lang po akong gising. Nag-ano po sa palibot. Nagtitingin-tingin. Ano na isa-isip mong gagawin mo kung sakali meron? Ang nasa isip po na lang po ay kung wala akong matakbuhan, ay bato na lang po. Nabatuhin mo. Lang, para makaligtas kami mag-inom. Mag-inom. Grabe, Nakatakot. Nakatakot yung kalagayan, Pero sana nga naman na hindi mangyari. O kaya may magagawa tayo na hindi na mangyari yun. Magtatagal kayo dito, pwedeng mangyari na mangyari yung kinakatakot mo sa buhay mo. Isa sa tingin po, ko, hindi mo nakakayanin kapag ka nangyari isip pa yun. Po, iniisip ko pa po ay yung asawa ko. Nagbanta po ng pag makalabas ay mampapatay po. Kaya po nakakatakot din po po, tula po ako masiguan dito. Oo. Kayo ba talaga ate yung nagpakulong sa kanya? Kayong gano'n? Mismo talaga po nagpakulong talaga sa asawa ko. Ay tinulungan po ako nung biyanahin ko po. Biyanan, tapos nung tiyain nung anak mo nung panganay. Kumbaga yung mismo pamilya niya lang nagtulong-tulong. Opo. Tapos yung panganay ko. So mula po noon na naging ganto na yung kalagayan niyo. Opo nung pero mas pinili mo yung gantong kalagayan kaysa sa yung narito siya na nanganganib. Opo. Kayo ano po? Isa naman po pipiliin ko siya tapos ay may mga anak ako. Mas mabuti pa pong kasama ko yung mga anak ko. Nang ligtas. Pero nanganganib pa din pero hindi kagaya ng dati po. Kaya ng dati. Ano na nga po yung niyo, parang request niyo sa amin? Ang request ko sa amin kasi ay mapabahay ako sa may mga kabahayan. Tapos mapag-aral ko yung mga anak ko. Yun po, tapos yung meron ba akong pagkakabuhayan, ganyan. Para maiyan ko yung mga anak ko sa pag-aaral. Tignan po natin kung ano magagawa namin ng mga kaibigan po namin. Ano po? Po. Pero kung ano man yung magagawa nila, nagpapasalamat po tayo kasi kahit sige po, titignan po namin yung pinaka magagawa namin. Salamat po sa kanila. Ito po, kinakain namin. Yan pong hinuhugasan ni Ile, yan po ang kinakain namin pag wala po kaming pagkain. Kasi yung tanim ko dito po sa sa likod ay wala palaman. Mga ligaw-ligaw po yun na San Fernando. Ito po, mga ligaw na San Fernando, mabuti po at meron po. Ay papaano ay nalalamnan ang tiyan. Po kayong mag-alala ate at gagawin natin yung lahat para makatulong tayo. Ito po si Ili ay nag-aaral na po, hindi pa? Hindi pa po yan, kaya gusto ko mapag-aaral po ngayon, dalawang yan. Ilang taon na po siya? Siyam po. Siyam, pero hindi pa po nakakapag-grade 1. Hindi pa po, kinder pa lang po kinder, yan. Kinder, at yung sumunod naman po sa kanya? Grade 3 po yun. Grade 3 po. Oo. Si Irene. Si Irene, oo. Saka po yung panganay nyo, wala ngayon, nasa lulo nyo. Nasa lulo nila. Nag-aaral. At ang sabi mo naman po sa amin ay 14 years old na siya. Anong grade na po niya? Grade 4 pa lang po. Grade 4 pa lang po. Mm-hmm. Napakahirap ng buhay ate kapag ikaw na ang ama, ikaw pa ang ina. Ano po? Ang hirap. Hindi ko alam kung saan ako kukuha. Hindi ko alam kung
Ay, parang maano na bagang utak ko. Opo. Ay, easy. Opo. Naunawaan ka po namin ate kasi may maliit ka pang anak. Ano po? Nga po ay. Tapos may nag-aaral kang anak. Meron po yung panganay tapos, ko. Tapos nasa pusod ka ng gubat. Dito sa lugar na hindi mo kabisado kasi kararating mo lang po dito. Opo. Ali, ganun po ang sitwasyon mo. Opo. Napakahirap nga naman po.